kumusta kayo? Ngayon, ako ay nagbabike. Galing po ako sa part-time. Tapos, ayan, alas 3:30 na po ng hapon. Then, hindi masyadong mainit. Kanina pala, hindi masyadong mainit. Ngayon, ayan, oh, sumikat na. At dahil sa mainit po ngayon, ay pupunta ako ng supermarket. Bibili ako ng ice cream. Malaki. Mas makakamura kasi ako pag malaki. Pakita ko sa inyo yung dinadaanan. Hindi masyado yung pandito, yung mga bike sa dinadaanan ko. Pero mga sasakyan na lalaki, truck, mga kotse. Ngayon ko pala ay nag part-time lang ako. Depende, merong 4 times a week. 5 hours lang. Pwede ng pang kape-kape. Hindi sa walang work. Yan po dyan lahat ay mga factory. Ayan, may daanan pa ng ng mga overpass pala, ang tawag. At medyo marami ng dumadaang kotse kasi alas 3:30 na, uwi na ng mga nagpo part-time. Ayan. 5 hours lang po yung kinuha kong trabaho. Hindi ko pa kaya mag full-time. Kaya pwede na kaysa walang trabaho, di ko ba? At least kahit pa paano may inaasahan akong ipapadala sa aking anak pag katapusan ng ng buwan. Medyo malayo po yung binabay ko. 20 minutes. Approximate 5 kilometers. Wala tayong kotse eh. Bike lang. Lalaki na mga truck o dumaan. Doon na nga lang ako sa gilid. Baka masagi ako dito. Mahirap na. Hanap lang ako ng kuan daanan. Ayan, tingnan nyo po, napakainit po dito ngayon sa Japan. Summer na summer. Tingnan nyo po yung bisikleta ko, oh. May 75% pa. Ayan. Panglaban pa po yan. 10 kilometers. Layo nun ah. Balikan. 45 minutes, balikan. Kung hindi pa ito di kuryente eh. Ayan, hahanap ako ng mas mabilis na daan. Titingnan ko kung saan ako makakarating. Usually kasi yung daan na yan, dyan ako tumadaan eh. Kaya ngayon, iibahin ko yung ruta ko. Medyo i-experimentuhan ko kung saan. Pag diniretso ko kaya ito doon. Ayan, pasensya na po kayo sa aking camera at medyo nakatingala. Kapag ganitong mainit, masarap kumain ng ice cream. Ayan, may truck na naman. Narinig niyo po yun? Grabe. Ito kasi sa bago kong pinasukan, ang kalaban ko lang dito yung layo. At saka yung hagdanan, pagkakit sa daan. Hagdanan lang kami. Diretsuhin ko to. Dito na lang ako sa bandan. Titingnan ko kung didiretsuhin ko kung saan ang dapat ko. Ayan, napakarami company po yan, Medyo mura lang ang pasahod kasi provincial rate, pero pwede na kaysa walang trabaho. Ayan po, diniretso ko lang. Ayan, meron doon stoplight. Sana naman ang labas ko nito ay malapit na sa bahay. Diretsuhin ko pa. Para alam ko kung saan ang labas ko nito. 1 year and 3 months akong tambay. Tapos ngayon lang ulit ako isang mag part-time. Part-time lang po kasi dati po full-time ako pero hindi na kaya ng katawan. At least kahit part-time yung oras kahit paano may inaasahan ako babadala sa aking pamilya sa ako. Especially sa anak ko kasi high school na sa pasukan na kailangan ko nang pumayon. Ilang taon din ako clear ko na last school at wala akong trabaho. Sapul sa pagkasila ko sila na ang nagalaga. Kung saan ako nakatingin. Ayan po, dito ako dumaan. Parang mas malapit yata dito. First time ko lang po ito dito dinaanan. Tingnan ko kung saan ang labas ko.
kung one way lang ba ito dito. Ayan po ang Japan. Napakaganda po dito. Diretsuhin ko na lang kaya to. Diretsuhin ko na lang po ito dito. Hindi ko alam po saan ang labas ko nito. Ah! Alam ko na. Mas malapit yata dito pag dito ako dadaan. Pero diretsuhin ko pa po. Na natundun ko na kung saan yung ano yung labasan, parang walang stoplight kaya lang mas malayo kaysa doon sa dinadaanan ko usually. Grabe po yung oras ng part time ko hanggang alas 3 ng hapon. Napakainit. Tekas na naman ang abot nito, pero ganun po man okay lang kasi meron tayong sahod na 5 oras pwede nang tsagaan. Hindi man kalakihan pero makakatulong din sa mga gastusin namin. Grabe po, nasusunog na ako. Bawal kasi magpayong dito habang nag-drive. Pag nahuli ng pulis, edi lagot. Bali, kakain ko na lang ng ice cream yung init ng panahon. Ayan o, oh, naka-ano po ako, naka-mahabang manggas. Grabe, mas maganda pa na lang ang winter. Ganito lang din naman kainit. Yun po, may dumaan na pulis, oh. One eternity later. At yan po, nandito na ako sa ano, supermarket. Doon ako mamimili. Sa loob. Park. Ang basket. Ano kaya mabibili po? Tingnan po natin. Ayan, ang daming mga juice, oh. Sa labas pa lang. Ito, bibili ako ng isa. Ang mura kasi dalawa na. Paborito to ng asawa ko. At ayun po, ang dami kong napamili. Ayun, nandun sa likod. Parang nalalaglag na. Inabot ako ng kalahating lapad, which is 2,000 pesos. Mura pa yung mga binili ko po. Meron akong binili doon na ano, cookies na kalagay, salted caramel. Eh, mahilig po ako sa caramel. Tingnan ko mamaya pagdating kung ano yung laman. 10% off po yung ano, cookies, tapos meron kasing yung ano yung lagayan, yung lata, kaya siguro sinail kasi may yupi. 309 yen lang yung binayaran ko, which is
130 pesos. Tikman ko pagdating. Tapos ang dami ko ng pamili, bumili pa po ako ng malagkit na bigas. Gagawin kong biko. Di ba? Ako po kasi ang naghahawak ng budget. Lahat. Tagabayad ng mga bayarin. Asawa ko po, ano, nagtatrabaho lang yan. Lahat yan sa akin niya sinalalay. Kaya, kahit marami akong binibili, hindi yan nagre-reklamo. Basta pagkain. At saka, never ko nakaringgan ang asawa ko nagreklamo. Wala talaga. Kung anong hilingin ko po doon, basta meron lang, bibigay yun. Minsan, nangungutang. Basta, kaya minsan hindi ako hindi ako naungot kasi nasabihin lang yung bili ka. Kahit alam naman niyang walang pambili. Ganun yung kapait ang asawa ko po. May kotse sa likod ko. Nakaantaban. Maliit kasi yung daan. Natutuwa naman siya sa mga pinili ko kasi gusto naman niya yun. Tapos bumili ako ng chips. Yung cheese na chips, bihira ka naman ako kumain. Para masarap lang. Okay lang naman po na marami akong binibiling pagkain kasi hindi naman kami bumibili sa convenience store ng mga natawag na bento dito or yung mga lunchbox. Hindi, nagluluto po ako. Kaya kung tutuusin, tipid na. Tapos lalo pa ngayon, nag-part-time ako. Kahit paano, tumastos man ako ng marami sa pagkain, meron naman akong inaasahan. Sahod. Pagdating ko mamaya, bubuksan ko yung cookies na nabili ko. A few moments later. Ayan, nakarating na po ako dito sa bahay. Tingnan nyo po yung mga Ala. Yung mga Diyos ko. Sayang. Didiligan ko po yan. Mabubuhay pa yan. Kulang sa dilig. Hindi ako nakapagdilig kasi umulan kagabi. Hindi pala sapat yung ulan. Tingnan nyo po. Kailangan kong diligan ng maayos to. May bunga pa naman yung patola. Hinog na to. Hindi pa naman dapat to mahihinog. Nasira. Sa mga insekto. Tingnan nyo po, ang lalaki oh. Oh, tingnan nyo. Sobrang laki, napakabiyaya talaga nito mga kamatis na to sa akin. Dried na oh, nangatumba. Ay, delikado ito. Yung kahapon eh. Umibali po oh. Wala. Sayang. Yun. At ito na po yung Royal Dance Salted Caramel. Ayan, may yupi. Tapos, 309 yun na lang. Oh, wow, may ganito pa. Tapos, ayan. Kilain lang. Oh, wow! Oh, marami po palang laman. Okay ah. Tikman ko nga. Yummy po. Wow. Gusto ko to. Lagay ko to sa ref. Yan, nakalagay 1. Ibig sabihin 10% off. Yun lang. Maraming salamat sa walang sawang support at panonood. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, ay paki-click naman ang notification bell at paki-subscribe na rin po. Maraming salamat sa walang sawang pag-support at panonood. Bye-bye! Medyo mapait-pait ng konti. Siguro dahil sa chocolate chip. Wala nga naman bibili ng ng merong ganito. Ang tawag dyan. Yupi. Pero matagal pa po oh. Best Buy 2023-11-16. At saan kaya ito ginawa? Ito pa nababasa ko, Denmark. From Denmark pala. Kaya pala medyo mahal. Pero masarap. Yummy. Yun lang, bye-bye.